Ako si Matilde Andal, tubong Bago Ibaan, Batangas. Ako ay nakatapos ng elementarya sa Ibaan Central School. Pagkatapos ay ang aking high school ay sa St. James Academy at gumraduate ako 1960. Kakayamang sabihin ay after graduation by June 1960 at the age of kulang-kulang pang 16 ay nakapag-asawa ako kay late Romaldo Castillo, taga Kuliyat, Ibaan, Batangas. So noong panahon yon, sobrang bata pa ako at hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng pag-aasawa. Binayaan agad kami. The following year, nagkaroon kami ng anak, July 1961. Nasundan pa yun ng isa pa uli, siguro 1963. Nasundan pa uli ng 1965. Sa mga panahong iyon, talagang hindi ko maintindihan dahil pareho kaming walang hanap buhay. Talagang marami akong dinanas na trabaho na hindi ko ginawa noong ako ay nag-aaral pa. Medyo layaw ako dahil panganay akong anak ng aking mga magulang na Miguel Andal at Vicente Andal, na noon ay nagkataong medyo maayos naman ang kanilang buhay. Noong nakakaranas na ako ng talagang problema dahil wala akong alam na hanap buhay, pareho kami, parang naisip ko na makiusap sa aking magulang na ako ay papag-aralin muli. Dahil sa simula ay gusto kong maging isang guro. Kaya nga lamang, dalangan ng mga pangyayari ay hindi ko yun isagawa kaagad. Nung una, hindi ako pinayagan ng aking mga magulang. Kailangan kong magpaalam sa kanila dahil wala naman akong kakayanan na mag-aral sa aking sarili dahil nang una, wala akong gastusin at meron akong tatlong anak. Sa kabutihang pala, dahil ang aking mga magulang ay napakabait, siguro naalaala nila papaano na nga ang mangyayari dito sa aking anak kung ito ay ganito ang buhay. So, pinayagan nila ako. That was 1966. May anak akong tatlo. Nagsimula ako na may anak akong tatlo. So, masayang-masaya ako at ako'y pinayagan ng aking magulang na ako'y makapag-aral ng college sa Golden Gate Colleges sa Batangas City. Sinuportahan nila ako at nung panahon yun naman, yung sunod sa akin na si Corita Andal, na ngayon isa siyang madre, at saka yung kapatid ko na dating principal ng St. James Academy na sa makabilang buhay na, sila'y mga tapos na at tinulungan din nila ako. Napakabait ng aking pamilya sa akin. Talagang sinuportahan nila ako. Dapat matapos ko ng 4 na taon ang kursong Bachelor of Science in Elementary Education, hindi ko nagawa dahil ng, aywan ko, hindi siguro ako nag-family planning. Habang nag-aaral, umanak pa ako sa aking kaisa-isang anak na babae na yun ay naging teacher din na si Christy Castillo Altamirano. At pagkatapos noon, hindi ko akalain, after siguro mga 3 taon ng pag-iitan nila, na nagbuntis pa ako sa aking bunso ngayon na si Edwin. So, sila'y naging 5. Napakahirap ng dinanas ko sa pag-aaral dahil ng lahat ay aso sa magulang. At kinakailangan ko ding mag-sideline upang hindi naman lahat ay sa kanila ko hihingin. Sa totoo, noong panahon ako'y nag-aaral, kitang-kita ng mga guro dito sa paaralang elementarya ng Kuliyat dahil ang aming bahay ay katabi lamang ng naroon sa loob ng school site ang aming bahay dahil yun ay lupa ng aking mga bianan, ng nawalang Norberto Castillo. Kitang-kita nila kung paano ako
nag-aaral at kung paano ko isinasabay ang pangangalaga sa aking pamilya. Naglako ako ng isda sa umaga. Hindi. Pag nakakita ako ng aking magulang na ang bit-bit ko'y basket, naglalako ako ng isda sa umaga, sinasabi ng aking tatay na, "Liding, hindi yan ang ano, hindi yan ang aking pangarap sa iyo. Nadudurog ang puso ko kapag nakikita ko na ganyan ang na ganyan ka. Pangarap ko sa iyo maging isa kang guro." Sabi ko, tatapusin ko po, bayaan po ninyo. At magkakaroon po ng katuparan yung inyong pangarap para sa akin. Nagtitinda din ako ng tinapay pag Sabado, Sabado sa Palengke, Linggo sa Simburyo, sa Sabungan. Dumaan din sa akin ang nananahin ng kulambo, ng baby dress, lahat ay ginawa ko. Hanggang sa kahit nga may liman akong anak, nakatapos pa rin ako at awa ng Diyos, nakagraduate ako 1972. Sa kabutihang palad naman, nakakuha agad ako ng kumuha ko ng board exam at ako naman ay nakapasa agad. So, malaking pasasalamat ng aking mga magulang at ng aking ng buo kong pamilya na ako'y nakatapos at nakapasa agad sa board exam. Pagkatapos na ma-release ang hindi agad pala na-release ang aking board exam. Ang akala ko ako ay hindi nakapasa. So, nakiusap ako kay Father Tabon-Tabon na ako ay tanggaping religion teacher. Nag-apply ako na bilang religion teacher at ako naman ay tinanggap nila. Nagturo ako sa Kilo Elementary School, Kuliyat Elementary School, at saka sa Malainin Elementary School ng religion. Naging estudyante ko sa Malainin sa religion itong ating ex-mayor na si ex-mayor William Chua at saka si Dr. Wilson Chua. Naging estudyante ko sila sa religion. Pagkatapos noon, biglang release, meron palang additional na listahan ng mga nakapasa. By August, that time, 1973 ata yun, na-release na ako pala ay pasa din. So, napakasaya ko, tuwan-tawa ako dahil nang makakapag-apply na ako sa public school teacher, sa public school. Kaya nga lamang, nung panahong iyon, napakahirap ng item. Hindi ako nabigyan ng item dito sa Ibaan. Nahirapan akong kumuha ng item sa Ibaan. So, sapagkat ako ay may pamilya ng tao, inisip ko saan kaya ako makapagturo, makapag-apply. So, naglakas loob ako sa Rosario. Lumapit ako kay sa amin, doon sa district supervisor na si Miss Agoncillo. Sa kabutihang palad, tinanggap niya ako, pero ang binigay niya sa aking lugar ay doon daw sa Palakpak Rosario, yun ay bundok. Sa kagustuhan ko na magka-item, tinanggap ko iyon. Bagamang sabi nila, mangangabayo daw ako. Susunduin daw ako ng mga taga-Palakpak kung saan pwedeng ibaba ng jeep, tapos magkakabayo na. At hindi ako makaka-uwi araw-araw. Gayunpaman, tinanggap ko iyon at pinlano ko na yung aking anak na patatlo ay aking isasama na noon ay siya ay grade 3. So, rumiport ako the following, siguro pinalipas kong isang linggo, rumiport ako sa district office ng Rosario para anuhin ko yung binibigay na item. Pero natuwa ako dahil nang pagdating ko doon, hindi yung Palakpak Rosario ang binigay sa akin. Malayo din, pero makaka-uwi ako araw-araw. Yun ay sa Santa Cruz Rosario. Maglalakad ako, tubuhan, pag ako iniwanan ng jeep na naghahatid ng mga eskwela na papasok sa bayan. Pag naiwanan ako doon, palibhasa ay may mga anak pa akong iniintindi. Pag naiwanan ako, ay maglalakad ako simula Namunga hanggang Santa Cruz na ang dadaanan ko ay puro tubuhan, walang bahayan. Takot na takot ako, pero paminsan-minsan na may nada ang mga kargahan ng baboy o kung ano man,
pinapara ko at nakikiusap ako na ako ay makasakay para hindi ako mahuli sa flag ceremony. Yun ang naging buhay. Pero hindi ako nagtagal doon. Parang 10 buwan lamang. Ako nga pala ay na-promote na head teacher 2. Hindi na ako dumaan sa head teacher 1. Noong December 26, 1990 hanggang October 26, 1990 hanggang December 25, 1991. Sa panahon 'yon, parang mga 7 buwan lang yata ako sa sa Balanga at nagkaroon na nga ng bakante dito sa Juliet Elementary School. Yun na naman ang bakanting yun, ang talagang naging, hindi naman problema, pero inisip ko, paano kaya ako mapapalipat muli sa Kuliyat Elementary School as head of school? Dahil alam ko na maikli pa yung aking karanasan bilang puno ng paaralan. Tapos ang aking pupuntahang paaralan ay mas malaki kaysa doon sa Balanga Elementary School. At saka isa pa, ako'y head teacher pa lamang. So, ako'y nakipag-usap noon sa aming district supervisor na kung pwede akong mapatransfer sa Kuliyat Elementary School as head teacher. Pero ano ang kanyang pagtutol dahil May sinabi nga siya sa akin na hanggang ngayon ay hindi ko nakakalimutan. Sabi niya sa akin ay, Mrs. Castillo, hindi ka pahinog. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, ma'am, ay dihi ako doon na magpapahinog sa Kuliyat Elementary School. Noon ay meron kaming staff meeting na tatandaan ko. Yun ang sinabi sa akin ng aking supervisor na hindi ka pa, siguro ibig sabihin niya, hindi pa ako karapat dapat lumipat sa Kuliyat Elementary School dahil ito ay pang-principal. Dahil malaki ang enrollment, mas madami ang number of teachers. Pero nandun yung puso ko na, yun ay hindi lang ako taga-Kuliyat, pero lagi inaano ko na mas, kung ako'y pinagbubutig ko ang aking pagsiservisyo sa ibang lugar, siguro mas lalo kong pagbubutihin pa ang pagsiservisyo ko dito sa sariling na yon. Na isa pa nga, nagkatong ito'y sa mga Kastilyo. Na ito naman noon, ako lumipat. Masasabi natin, sabi nila, depressed daw ang Kuliyat Elementary School nung panahon yon. So, malaking hamon para sa akin kung sakaling ako'y mapapalipat. At ang aking naging kalaban noon, at sabi pa nga ni ma'am, Mrs. Castillo, sinisira mo ang plano ng distrito. Yun ang pagkakasabi ni Mrs. Bianson. At yun nga, hindi ko malimutan yung sabi niya sa akin. Mrs. Castillo, hindi ka pahinog para lumipat ka doon sa Kuliyat Elementary School. At yun nga, naging sagot ko, ma'am, di ako doon na magpapahinog. Hindi ako nagpakita sa kanya ng galit o sama ng loob. Di na ako sa biro. Ayun. So, ang kalaban ko noon, na isang napakabuti at napakabait na kasamahan sa trabaho at kaibigan ko din, ay si Mrs. Emma Panganiban. Na siya naman noon ay principal na sa Santo Niño Elementary School. So, malayo yung sa Luksohin dahil si Emma ay taga Luksohin. So, siya ang kalaban ko sa paglipat sa Kuliyat Elementary School. Kung bakit naman nabakante ang Kuliyat, ang dating nakarito ay si Pablo Marasigan, ang nawalang Pablo, ay siya ay madadala naman sa Tulay. At magre-retire na si Mrs. Gloria Turalba as principal ng Tulay. So, si Pablo, taga Tulay, gusto na rin niyang mapapunta sa sariling nayon. So yun, naging ano yung lipatan, dahil sabi sa akin ni Emma, tantaan ko, ay di lumakad ka at lalakad din daw siya. Sa pag-usap tungkol sa paglipat sa Kuliyat Elementary School. So sabi ko naman, alam ko Emma, ako'y talo mo, pag ang pinag-usapan ay ang dali kay principal na ako'y head teacher pa lamang. Ay, di bahala na ako kung para kanino yun. Yun ang huli naming naging usapan. Hanggang sa siguro swerte ko na rin yun, ay ako nga kahit head teacher pa lamang, ay ako ay nailipat sa Kuliyat Elementary School noong panahon ngayon na head teacher pa lamang. At para namang sa tingin ko,
ay malapit na din ako. May tinatapos lang akong units sa aking masteral. Hindi ako nakatapos ng masteral, pero nakakuha ko ng 54 units siguro. So, sa madaling salita, nag-wave, hindi naman nag-wave si Emma, pero ako ang napadala dito. Hindi ko alam kung siguro sadyang kapalaran ko na ako ay makapalipat sa elementary school, kahit head teacher pa lamang ako. Pero hindi naman din nagtagal at ako ay naging principal na. Dahil by December 26, 1991, ay ako ay naging na-approve ang aking papeles ng December 31, 1993 as elementary school principal 1. So, hindi naman gaano nagtagal na ako head teacher at ako'y naging principal na din. Hanggang sa ako'y nag-retire. At sa panahon ng panunungkulan ko naman dito sa pagiging puno ng paaralan, dito sa Kulit Elementary School, wala kahit pa sinasabi, di kasi sikat sa sariling nayon. Sa palagay ko naman, kung hindi man ako sumikat, wala akong naging problema sa mga magulang, sa mga guro, sa mga bata. At sa totoo lang, talaga namang napaganda ko ang paaralang elementarya ng Puliyat. Dumaan sa panahon na kinakailangan naming magpaganda ng paaralan, kami inaabot ng gabi sa panghihingi ng simento doon sa Taisan, doon sa mismong gawaan ng ng simento. May mga kasama kaming mga opisyalis ng PTA para sila ang maghahakot ng simento para lamang kami makapanghingi at mapaganda ang paaralan. Nakahingi din ako kay Congressman Recto. Yung two-story building na yon, yun ay sa panahon ko din. Yun ay binigay niya sa akin, yung two-story building. Meron kami, naging siya ay aming naging guest speaker one time na graduation. Hindi ko na lang matandaan kung anong time. So, nabigyan niya ako ng yun yung two-story building na hanggang ngayon naman ay existing. At ako may natutuwa, hindi naman pinabayaan ng mga pumalit sa akin. Ito ding multi-purpose yan, covered court na yan. Yan din isa panahon ko. Nahingi ko naman yan sa matyaga kong panghihingi sa mga katulad nga kay Governor Mandanas. Yan ay kay Governor Mandanas ko nahingi yung covered court. Na noong panahon yun, bali kami yata itatatlo eh. Tatatlo kaming nabigyan. At pinilit ko naman na magkaroon dahil ng masyadong maliit ang space ng aming site, ang mga bata ay wala namang mapaglaruan. So, nagtagumpay naman ako. So, tuwan-tuwa ako na pag-graduation, kung anumang activities sa paaralan, hindi na kami narenta. Noon iusi yung narenta noong parang pinakahabong, ay 3,005 din noon ang renta. So, kami nakakatipid. At pagkatapos noon, nakagawa din ako ng paraang magkaroon kami ng sariling sound system. So, tuwing may activity sa school, hindi kami namumroblema sa sound, sa init ng araw o ulan dahil ng, yan, hanggang ngayon ay makikita naman na nandyan pa. Ganun din lahat ng room na palagyan ko ng bago ako nagretiro, na ako'y nag-retired ng 2000, naging principal ako ng 1991, nag-retired ako ng 2006 as principal. Hindi lang ako naging principal 2. Dahil noong panahon yun, pag ikinag-apply ng principal 2, dapat lumipat ka ng ibang distrito. At saka siguro, hindi para sa akin yun. Pero hindi ako lumaban ng ranking sa pagiging principal 2. Hindi kagaya ngayon. Ngayon daw, kahit na ikaw ay pipito ang iyong teacher o whatever, ay napopromote sila na principal 2. Hindi kagaya noon na kami ay kinakailangan lumipat kami ng ibang distrito. So, yung sa panahon ng aking panunungkulan ay naging napakasaya. Masaya kami ng aking mga barkada na hanggang ngayon, may mentioning ko na yung aking mga kasama sa trabaho na talagang masasabi ko na sila talagang mga tunay na kaibigan. Unang-una nga, itong si Aisha kung tawagin, si Mrs. Rosaria.
talagang hanggang ngayon ay body-body kami dalawa dahil una, malapit kami sa isa't isa. Marington at Lontok, Maring Ludi Guerra, Emma, kaibigan kong Emma Panganiban, kaibigan kong Luz de Castro, kaibigan ko at kumaring Emma Bicol na ngayon ay nasa Amerika, na kung bakit noon ay alam ko siya ay pupunta ng Amerika. Sabi ko, siguro maring Emma, ako lang makakuha ng visa papuntang Amerika, ay kita'y magkikita doon at kita'y magtayo ng tindahan ng bibingka. Yun ang nasabi ko sa kanya. Dahil noon kami nabili ng bibingka doon sa Lipa, sabi niya, sana nga mare. Pero sa totoo, nakapunta rin niya ako ng Amerika, napupuntahan ko sila sa Amerika, pero ang hindi namin nagawa, kami magtayo ng tindahan ng bibingka. Pareho kaming, ako'y nagtrabaho bilang caregiver, siya naman ay ganun din. So, baka kami nalimutan, si kumaring Kunching, sino pa nga, mga kumarsi na Malo, sina, basta lahat na, sina Marita, mga yan, maring Tita, marami akong kaibigan, marami akong kasama sa trabaho na talaga namang masasabi ko na ano. Pero ang talagang malapit, lagi kami nagkakasama hanggang ngayon, yan nga si Sabel, Maring Tunyet, Maring Ludi, Emma, si Luz Regino. Yan, naging kaano ko din, kaklase ko siya nung high school. So, hanggang ngayon naman siya, kaibigan ko pa rin. At kami nagkasama rin yan sa, nakikita rin kami sa Amerika nung panahon na kami ay nandoon sa Amerika. Kaya, ang masasabi ko sa pagiging isang guro, siguro hindi dapat tumigil sa, ikaw nga, walang katapusan ng pag-aaral. Kahit ikitapos na ng iyong kursong, halimbawa, yun nga, edukasyon, BSE Ed, hindi ka dapat siguro tumigil na lang hanggang doon. Magkaroon pa sana ng layunin o ng hangarin ng isang guru na madagdagan pa ang kanyang kaalaman. Upang lalong mapagbuti ang kalidad ng edukasyon na kanilang ipamamahagi sa mga batang kanilang nasasakupan. Natutuwa ako dahil kahit sila ibig kong sabihin, bago nga makapag-retire ay optional na yung 60. Pero nandun pa din ang saya ng isang guro. Sa tingin ko, mas kahit nga ikaw medyo nga maedad na, hindi kagaya ng ibang trabaho na pag kinag-opisina na at ikaw medyo maedad na, siyempre parang naiwanan ka na ng mga talbatake sa iyo. Pero sa pagiging guro, kung marunong kang magdala na yung sarili, marunong kang mangalaga sa sarili mo, at unang-una, ang kalusugan. Kung kailangan yung kalusugan natin ay ating pangangalagaan. At yan ay ating puhunan, dahil anumang gustuhin natin na tayo makatulong o makapagbahagi ng kaalaman sa mga bata, kung tayo naman ay hindi malusog, hindi natin maisagawa ang mga bagay na dapat nating isagawa bilang isang guro o bilang isang punong guro, ay hindi natin makakamit kung tayo ay hindi malusog. Ang akin nga palang asawa, kahit na dating siya ay dating siyang security guard sa bangko sa Ibaan Rural Bank at saka sa iba, naging security guard din sa Ibaan Electric. Nagkataon na nabakante rin ang Kuliat Elementary School. Noon naman ako ay teacher pa. Nabakante ang janitorial position at namatay yung dating janitor na si Mr. P. Olday. Kaya nga lang, sa kasamaang palad, hindi siya masyadong nagtagal sa trabahong iyon dahil siya ay dinapuan ng karamdaman. Na noon niyang panahon iyon, na siya ay talagang labas-pasok sa ospital, siguro may 2 taon yun, na lagi ko siyang ino-ospital. Ako naman ay kasagsagang naglalakad ng aking mga papeles para nga ako'y ma-promote as head teacher. Natatandaan ko noon na papasko, naglalakad ako, napunta ako ng Pasig, siya naman ay nasa ospital.
Siyempre, hindi mo naman masabi, nasasabi mo yung pag-alis, pero yung pag-uwi mo, hindi mo masabi kung anong oras. So, pagbalik ko, misa ginagabi na ako, pero sa ospital pa din ako tutuloy dahil alam kong siya ay nakaroon na inaalagaan lang ng aking isang anak. So, minsan ay hindi nagiging maganda yung gayong nauwi ako ng medyo late na. So, hindi niya maunawaan. Siguro masama na rin ang pakaramdam niya. Hindi niya maunawaan bakit minsan ay ako inaalis at ako inaabot ng hapon o medyo gabi na. Sinasabi ko, naglalakad ako ng papeles ko. Kung ari ay hindi ko lalakadin, mawawala. Hindi na may babalik. Baka hindi mapupunta sa akin. So, sa mandaling salita ay hindi na niya masyadong naabutan yung dahil nga na-promote ako yung December 25 ata as head teacher ay siya naman ay parang hindi na siya ang kanyang pakiramdam ay talaga hindi na mabuti ay namatay naman siya ng January 27, 1992 yun namang naglalakad ako ay December 1991 so hindi niya naabutan. So, siguro naman alam din niya na ako'y na-promote na ganoon. So, yun, naging ako na lamang, ako na ang mga anak ko ay aking, hindi man lahat sila nakatapos, ay may nakatapos din naman dalawa, pero yung tatlo hindi at maaga sila mga nag-asawa. Tapos nga, yun nga pala, bilang nung ako'y naging head na, tuwing may mga okasyon, o lalo na kung graduation, siyempre pag mga graduation ay talagang mag-iimbita ng mga panauhin. Sapagkat ang pagkakapag-aral ko ay ako ngayon may asawa na, tatlo ng aking anak, hanggang sa nakatapos ako'y naging lima, na ako'y talagang suportado ng aking magulang. Napakabait ng aking magulang, talagang inunawa niya ang aking kalagayan. Ay, yun nga pala, hindi naman ako inabot ng tatay, maaga siyang namatay. Noong ako'y kumuha ng exam, siya pa ang naghatid sa akin. May owner noon, nakakadrive pa siya. Sabi pa niya, dahil kaming tatlong magkakapatid nga pala noon, isabay-sabay kumuha ng exam. Sabi niya, sino kaya ang maswerte makakapasa sa inyo? Ay nagkataong lahat naman ay kami nakapasa. So siya'y tuwan-tuwa. Kaya lamang, natuwa siya noong ako'y naging nagka-item na, pero noong siya, ako'y maging punong guro na, hindi na niya inabot. So lalo sana siyang masaya kung inabot niya yon. Pero ang inay, inabutan niya yon. At bilang pagtanaw ko ng utang na loob sa aking magulang, at yun ang huwag nating kalilimutan, yung pagtanaw ng utang na loob sa ating magulang. Alam nyo, ang aking ginagawa sa aking ina pag mayroong graduation, isinasama ko siya sa mga panauhin ko. Siya ay pinalalagyan ko din sa aking mga guro ng corsage, at siya ay kasama sa pagmarcha, at siya ay nakaupo din dun sa una. Hindi ko siya ay kinahiya. Ang ina ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Hindi ko siya ay kinahiya. At siya ang kauna-unahan kong binabati sa aking mga panauhin. At isinasama ko rin siya doon sa kainan ng isinasama ko sa mga panauhin ko. Na tuwi kong babatiin ang inay ko noong panahon iyon, talagang nababasag din nga ang aking boses na siguro kaligayahan yon at tanda rin ng bilang pasasalamat at pagtanaw ko ng utang na loob sa aking ina. Dangan nga lamang na nagkataon na siya ay sumakabilang buhay na wala ako at hindi ako nakauwi. Yun ang isang malungkot din sa pangyayari sa buhay ko. Wala akong choice, hindi ako makakauwi. So, hindi ko naman siya pinabayaan habang siya ay alam kong nakaratay sa karamdaman. Naging financial at kung ano pa, ay ako naman ay hindi nagpabaya sa aking ina. Hindi nga lang ako nakauwi nung siya ay namatay. Walang magagawa at dumating na yung oras na kailang gustuhin ko pang mag-serbisyo bilang punong guro. Noon ako ay age 62 na nung ako'y nagretiro. Nagretiro ako ng December 16, 2006. Age 62 ako, parang ayaw ko nang gawing, pwede pa naman hanggang age 65. Pero iniisip ko nga, may plano ako na once na ako'y makaretire,
parang ako naman ay may visa, ay may plan ako na parang gusto kong pumunta muna sa Amerika, hindi para magbakasyon, para pa din maghanap buhay. Yun ang aking naging plano. So yun nga, ginawa ko yun, nag-retire ako December 26, 2006, by February 14 umalis ako. February 14, 2007 umalis ako, nagpunta nga ako ng Amerika para ako ay magtrabaho pa din as caregiver. So, mahaba-haba din panahon ang itinigil ko doon. Naging masaya din naman, kumita ng kaunti. Kahit nga may mga asawa ng mga anak, ay nandun pa din ang aking support, lalo na sa financial. At nung panahon yun naman, siyempre, maalwan-alwan ang tumulong dahil nang nakita naman ikaw ng iba-iba kaysa nung nasa Pilipinas. So, umuwi na ako ng August 14, 2014. So, ang tanong ko ngayon, ano ako iuuwi na? Dahil yung inaalagaan ko matanda ay ano eh, yung parang talaga mamamatay na. Ay, so, nagpaalam na ako doon na ako ay iuuwi na. Bagaman nga na ang inay, nung mamatay ang inay, hindi ako umuwi dahil nang kailangan ko pang mag-stay. So, ang tanong ko sa sarili ko, ano kaya gagawin ko pagkatapos kong umuwi, ay retire na ako. Pero kinakailangan umuwi, hindi naman ako citizen, so umuwi ako. Masayang umuwi sa sariling bayan. Sabi lang nung iba, akala pag nasa abroad ay gayong kasarap at gayong kasaya, hindi. Yung nakikitang picture, paminsan-minsan nangyayari, yung nasa grupo ng mga taga, kung taga-ibaan kay grupo ng taga-ibaan, minsan sa isang taon o dalawang beses ang taon yun mangyayari. At puro trabaho ang tao doon. So, mas masarap dito sa Pilipinas. Sa ating sariling, sa bahay, sa sariling mong bahay. So, iniisip ko, ano kaya ang gagawin? Pero, being isang retirado, hindi pala boring ang buhay mo. Kung ikaw ay gagamitin mong oras mo sa tamang paraan, bakit hawak mo ang sarili mong oras? Kung gusto mong gumising na maaga o gumising na medyo tanghali na, nasa sa iyo, o gusto mong tumulog ng mas maaga o wala ka nang susulatin o ano. Pero ang pinagkabalahan ko nung ako'y makarating, ay di pagkatapos kong maiayos ang dapat kong ayusin tungkol sa aking pensyon, dahil dalawang taon akong dapat inagpe-pensyon, ay nasa Amerika pa nga ako, so hindi ko inatanggap. So, makapahipahing ako ng isang linggo dito, nilakad ko ng nilakad ang aking dapat makuha. Awa ng Diyos naman, wala pang isang buwan ay nakuha ko. So, lalong naging masaya dahil nakatanggap ng pera na pinaghirapan mo sa napaka 34 years ako sa service. Asa ko, 34 years sa service. So, lalo ako naging masaya dahil nakuha kong lahat. Hindi nila ako pinahirapan sa ng aking pension. So, nung may ayos ko na yon, ang nalingilan ko naman, pagtatanim ng mga halaman. Yan ang aking aliwan. Ang una kong aliwan sa umaga pagkagising, at siyempre, hindi natin kalilimutan yung pagdadasal, pagpapasalamat sa Panginoon at nagising kang ikaw ay malakas at malusog. Pag ako'y nakagawa ng aking pansariling gawain sa aking katawan sa umaga, ayan, hahanapin ko ng aking mga CD. Yan ang aking aliwan ko. Papatugtog ako na magpapatugtog ng aking mga patugtugin sinauna, dahil nagpa-burn sa doon sa Robinson ng mga kantang pinili ko na angkop sa aking edad, na mga paborito ko noon. At habang ako'y nagtatanim-tanim sa aking paligid, naglilinis ng paligid habang malamig pa, ay natugtog ang aking component o ang aking cassette. So, yun, masaya ako. Pakinig nga sa school eh. Dahil sinasabi pa din ng mga teacher na, ang gaganda naman ho ng inyo. Siyempre, yun lang naman ang room ng HCA. Minsan yun nandun sila sa umaga. Ang gaganda naman ho ninyong mga tugtog. At yan, kita ninyo yung mga tanim kong ayan. Yan ay tinanim ko pagkarating ko. Dahil ang mga iniwanan ko, yung mga manugang ko yata, hindi sila mahilig sa tanim. May mga iniwanan akong tanim pero hindi nila naparami. Hindi gayong kasigla. So, pinag-aayos ko yon. At yan, hanggang ngayon yun pa.
Pag medyo mainit na sa labas, papasok na ako sa bahay. Bahay naman ang lilinisin ko. Tapos yung kami ni Mrs. Rosaria, siyempre siya ang lagi kong nakakasama dahil kami ang magkatabi. Pwedeng pasundo na lang sa bata o pag wala akong susulat ako, padadala ko sa bata. At sabi ko, hihintayin mo ang sagot ha, kung sabagay sasama o ano. So yun, nakikita kami ng aming mga taga-riyan sa pali-paligid. Laging sinasabi sa amin, kasarap ko naman ng buhay ng dalawang ari. Pauli-uli lamang sa isang buwan meron na naman tatanggapin. Yun ang biro sa amin. At sabi, parang kayong mga hindi natanda. Yun ang sabi. Ano do aming sikreto? Ay minsan, siyempre, daan na din yung sa biro. Ay di patatawanin namin sila. Ay sabi, ano gawin yung mga sikreto? Parang hindi kayong mga natanda. Ay di sabi naman namin, ay in love. O ay di pag gayon na sinagot namin. Ay, nagiging masaya yung aming, ito naman si Mrs. Rosaria, sasabihin naman nun sa akin ay hindi ako in love, ikaw lamang. Sabi ko, hindi, pareho kita, pareho naman kitang dalaga. O, ayun, ang aming mga, kakain sa, misi kakain kina doon, mga kaibigan, kakain sa palengke, kanya-kanya, pupunta sa Robinson, kanya-kanya din, ang aming arrangement, ganare, wala tayong palibrihan. Kanyang order, kanyang bayad, kanyang pamasahe, kanyang bayad. Pare-pareho naman tayong natanggap ng ating pensyon. So, mahirap yung nagkakahiyaan. So, yun ang naging ano namin. Na, kung may lakad man, kanya-kanya. Kung bibili ka, ay di, kakain ka ng masarap, bahala ka. Pare nga palang picture na rin, natatandaan ko, nung kami ay parang bago mag-retire ang aming supervisor na si Mrs. Bianson, parang ito ay paano ni Mayor Chua, palibre sa amin. Dinala kami niya sa Villa Escudero. Yan, napakaganda, sayang-saya namin doon. Dahil doon, meron sasalubong sa iyong kariton na may natugtog na mama at may nakanta. Tapos kami ni Mrs. Rosaria, ni Isabel, nung hiniram namin yung gitara, tapos si Anto magtog at ako naman ang kumanta. So, nung mapalingon si Mayor, kasuno namin si Mayor sa kariton, sabi niya, akala ko ikay taga-Bili Escudero pa kayo na pala ang nadali diyan ng kanta at tugtog. Yun. Yan, sa Bili Escudero ito. Maraming gawain ng isang teacher. Yan, graduation. Maraming gatherings. Kaya nakakatuwa rin, hindi boring ang pagiging isang guro. Masaya, kaya hindi agad natanda ang isang guro. Laging kahalubilo yung mga bata. Lagi kang nakakabihis at masaya ka. Kaya, yun, kahit nag-retire na parang feeling mo ibata ka pa. Ito ang aming mga, itong marami kong naipon picture. Isang kahon pa ang aking picture doon. Ito ay sa Baguio naman, nung kami na-attend ng seminar sa Teachers Camp. Kami ni Nakumaring Tunyet. Hindi ko na ma-recall kung mga sino. Ito ay sa Baguio. Ito si Marian, ni Dr. Arias na ito. Noon niya pa lang ako'y makabalik nitong last year, nitong nagdaang graduation, March, ay ako'y naimbitahan ng aking ng mga guro at ng punong guro dito sa Kuliyat Elementary School na maging, sabi nga, guest speaker. So ako'y tuwan-tuwa naman dahil nang pagkatapos ng 7 taong mahigit na hindi ako nakakatuntong ng entablado ng Kuliyat Elementary School, ay inimbita nila ako. At yun naman ay talagang malaking katuwaan para sa akin na ako'y kanilang maimbitahan. So, yan. Naging guest speaker ako. Pagkaraan ng 7 taong mahigit na ako'y nawala,
Nung ako'y umuwi, inimbitan nila ako. So, iyan, kasama ko yung aking pamangkin na graduate din dito as valedictorian, si Ana Marie Vasquez Rivera, anak dati ni Mrs. Anak ni Mrs. Vasquez. So, ito, speaker din, guest speaker din. Dahil siya graduate, successful graduate, na ngayon ay siya professor sa Batangas State University. So, kami magtiya at dati ko din siyang eskwela sa elementary. O yan. Kasama ko din si Mrs. Rosaria nung kami inimbita. Yan, ang mga patunay na kami ay naging guest speaker. Yan, na marcha. Ang mga batang graduates ay talagang nakatingin sa amin. Hanggang sa makarating ako ng upuan, ngayon hindi ko napigilan, ako'y napaiyak, napaluha ako. Dahil siguro mixed emotion, tuwa, naalaala ko yung mga masasaya at malulungkot kong pangyayari sa buhay ko. So, at muling nakabalik, so iyan, napaluha. Pagkatapos hiningan nila ako ng maikling pananalita, tapos ay binigyan nila ako ng certificate of ano yun. May binigay sila sa aking katibayan na sa katunayan ay ako ay kanilang inimbitahan bilang guest speaker. So, yan. At natatandaan ko pa at ipinagmamalaki ko rin na biruin nyo ang nagawad sa akin ng certificate ng ano ay sige ng Marian Arias. Nasabi ko nga kanina, sa eskwela ko din ng elementary, anak ni Maring Tunyet, na ngayon ay isang division supervisor na. Mataas ang kanyang pwesto at yun na nga, dating eskwela na ngayon siya ang nag-award sa akin ng certificate. Hindi ko na matandaan, certificate of participation yata ang nakalagay doon sa ano, hindi ko na ihanda. Yun, salamat mga taga-Kulit Elementary School, salamat na sa punong guro, sana maimbitahan pang muli. Sa mga kasalukuyang nasa trabaho pa, lalo yung mga bata pa, at kahit doon sa mga ikangay malapit na ding magretiro, bagamang lagi naming naririnig na kahirap-hirap naman ho ngayon ng trabaho, kahirap-hirap naman ho subili ng mga bata. Ay, ang sabi naman namin ang biro naman namin ay ngayon ang sweldo ay na-triple. Ay dagdagan ninyo ang inyong pasensya, dagdagan ninyo ang inyong sipag. Kung maaari ay, yun nga, huwag kayong tumigil sa pag-aaral. Kumuha kayo ng masteral subjects dahil para kayo ma-promote. Dahil kung hindi naman mag-aaral, hindi naman mapopromote ang isang guro. Merong magdiritiro ng teacher one pa eh. Marami yung teacher one siya hanggang sa magdiritiro. So, malaking kabante ng nag-aral, ng nagdagdag ng kaalaman, at may lakas ng loob, nasali sa mga rankings. So, yung mga nagiging master teacher, 1, 2, 3, ang iba ngayon nagiging administrator. So, malaking-malaki ang agwat ng kanilang sweldo. Bagamang, siyempre, mas mahirap din naman ang kanilang responsibilidad. Kaya, ang ipapayo ko nga sa mga gurong nasa trabaho, hindi lalo pa ninyong pagbutihin. At alam ko naman kayo lahat ay napakasisipag. Dahil nakita ko ang okay makabalik ay nakita ko ang mga paaralan ay talagang lalong nagsiganda. At ito nga pala, bago ko makalimutan, nagpapasalamat ako sa mga humalili sa akin na punong guro. Una, si parang humalili sa akin yata ay si Mrs. Villanueva Ami. Si Florence pala, payata si Florence as TIC bago si Ami. Bago napalis si Ami, yung si Mrs. Anyonuevo ngayon. Nagpasalamat ako dahil nung pagdating ko, kinabukasan, palihim ako sumilip sa eskwelahan. Tiningnan ko kung napabayaan o napaganda. At kung hindi nila inaalis yung ginawa kong landmark na nakaroon yung aking pangalan at kung sino yung mga teacher ko nung panahon iyon. Hindi naman nila inalis at sa halip ay lalo pang gumanda. So, pasalamat ako sa kanila at hindi nila pinabayaan yung paaralang iniwanan ko. Kaya, yun, ang akin niyang masasabi sa mga guro ay talagang kaunting tiyaga, dagdagan pa ninyo ang inyong sipag,
makikisama ng maayos sa komunidad, huwag gagawa ng mga bagay na makaka-apekto sa inyong profesyon. Alam ko namang walang masyadong hinahawakang pera ang guro, pero siyempre yung mga punong guro siguro nakakahawak ng pera. Alam ko namang kayo ay may mga responsabling puno. So para tayo maka-exit, makapag-retiro ng maayos na walang problema, ay diingatan natin ang ating pangalan. Para pag-retiro natin, wala tayong problema. Dahil kung tayo isasabit, maaaring hindi natin makuha ang ating mga benepisyo, edi sayang naman. So, una, dagdag, nakaalaman, sipag, tiyaga, magandang pakikitungo sa komunidad, sa mga magulang, sa mga bata, at nga, dagdagan natin ang ating kaalaman. Walang katapusan na pag-aaral ang pagiging isang guro. At wala din katapusan trabaho. Dahil nang tapos na sa school, may susulatin ka pa pagdating sa bahay. So, kinakailangan naman din na kahit tayo ay maraming gawain, huwag naman nating pababayaan, kalilimutan ang tungkulin natin sa ating pamilya. Yun ay isa ding mahalaga. Dahil pag hindi nagbalanse yan, ay magkakaroon din ng problema. So, siguro, yun na lamang masasabi ko. Salamat ng napakarami at binigyan niyo ako ng pagkakataon na ako'y makapag lahat ng aking buhay. Hindi naman ako nahiyang isalaysay ang aking naging buhay at talagang palibhasa noon nga na ako'y dalaga pa o high school, ang aking pangarap ay maging isang guro. Dahil nga lamang na maaga nakapag-asawa, pero pinilit ko pa rin sa halip na 4 na taon ay 6 na taon akong nag-aral upang yung pangarap ng aking magulang at pangarap ko na maging isang guro ay maisakatuparan. At sa awa ng Diyos, talagang nakamit ko iyon sa pagpapala ng Poong May Kapal at sa tulong ng aking mga magulang at ng buo kong pamilya. At ako naman, talagang nagkaroon ng strong determination na sa kabila ng napakarami kong naging problema, sa kabila ng kahirapan, ay pinilit ko na matapos ko ang aking pag-aaral. Kahit nga nagsimula ako sa 3 anak, naging 5, pero ginawan ko ng paraan na matapos ko yon. At awa ng Diyos, ipinagkalob sa akin. At hindi nga lang teacher 1 at nagretire ako bilang isang principal 1. Maraming salamat. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko? Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin? Hanggang sa patanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mga ngarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangarap na
ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit mabuti na ang buhok ko, balik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok